Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga lagi na lamang may problema tungkol sa usapin ng pera? Ang inyo po bang pitaka ay lagi na lamang pong nasisimutan ng pera? Asya mga bossing, maaaring kailangan nyo ng gantong pampaswerte upang sa ganon, yan po ay mamutos-mutos ang magiging pera po niyan mga bossing. At ikaw po ay, or kaya kung ang pera, ang pitaka po ninyo ay maliit, papalitan nyo na yun ng malaki. Kasi kumbaga maraming pera ang darating po sa inyo. Masa positive lamang mga bossing. At syempre mga bossing, dahil usapin pera ito, kailangan na isasabayan natin ang sipag at syaga. Kung kayo pinaniniwala sa mga itong mapamamaraan, ay lumarga po kayo, subukan nyo ito. Pero kung ikaw may alinlangan, huwag tatangkain gawin. Ngayong araw na ito mga bossing ko ay September 29, ngayon po ay last quarter moon. Pagdating po sa usapin ng buwan, marami po tayong pwedeng gawin mga bossing upang sa ganon, mabilis tayong maka-attract na swerte at kung kumayod kalabaw ka man, may patutunguhan. Kasi ang masaklap, kayo po mga bossing ko ay napasipag na tao pero sa wala't wala po, parang lagi na lang nauubusan ng pera or kaya po, ay kumbaga hindi ka na makaahon sa mga pagkakautang. Yan ang malaking question mark. Bakit ganon? Kaya kailangan sabayan niyo po ito ng pampaswerte. Bukod sa pananalig sa mahal na Panginoon na numero uno mga bossing. Lagi tayong humingi ng tulong na mabago ang takbo na ating pamumuhay. Hindi laging ganito ang ating pinagdadaanan. Panay pagsubok na lamang, panahirap na lamang. Lagi kayong mag-wish, huwag kayong makakalimot magdasal mga bossing. Kaya kung kayo pinaniniwala mga bossing, ito po isa sa mga mainam na subukan yung gawin sa loob ng inyo pong pitaka upang sa ganun maka-attract ito ng swerte. At kayo po mga bossing, nabibili nyo inyong lahat ng mga pangangailangan, nakakaipon ka pa, at pagkatapos hindi pa nauubusan iyan ng pera. Diba, napakasarap po ng mga ganyan sitwasyon. Kaya kung kayo pinaniniwala sa mga itong mapamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Isa sa mga naniniwala sa mga iba't ibang mga pampaswerte ay mainam po yan mga bossing, dahil kumbaga kasi alam niyo po ba sa mga panahon ngayon hindi po sapat yung sipag-sipag lamang. Kahit gaano ka kasipag at ikaw ay mamalasin ka. Kagaya nun lagi ko pong ina-example po sa inyo, kayo po ay napakasipag na tao, nag-OT-OT ka, talagang kumayod kalabaw ka, lagi ka nagbo-voluntaryo na mag-OT ka dahil mayroon kang bibilin. Pagtapos kung kailan swelduhan na hawak mo na ang pera, biglang nagkaroon ng emergency na kailangan ganito, ganyan. Kumbaga, nagkaroon pa ng balakid. Mabibili mo na yung matagal mo nang pinapangarap, pero nagkaroon pa ng balakid. Ngayon po mga bossing, para wala maging balakid, subukan nyo po ito mga bossing. Proven po ito mga bossing. Isa rin po ito sa paborito ko. Kumuha po kayo or maghanap kayo ng salamin na maliit na kakasya sa inyo pong pitaka or kaya isang bilog na kristal. Kasi ang kristal, yan po'y parang salamin din yan. At ang kagandahan ng kristal, marami siyang curve-curve na ganyan, na maraming salamin, marami nagre-reflect. Kumbaga, ganun kadami ang darating sa inyong swerte. Pagkatapos ito mga bossing, basta pumili ka kung hindi salamin, kristal. Tapos mga bossing, mas mainam, meron kayong mga dahon ng laurel. Sa dahon ng laurel, isusulat nyo yung amount na matagal nyo ng pinapangarap. Halimbawa, 20 billion. Yan. Pagkatapos ito mga bossing, ilagay nyo po ito sa wallet, tapos ilagay nyo yung salamin. Tapos ang maganda, nagre-reflect sa mga barya. O kaya sa isang pera na, halimbawa, ang perang ito ay sinukli sa inyo or halimbawa meron kayong kakilala or malapit sa inyo na mayaman, tapos nanggaling sa kanya ha, yung pera, yung po itabi nyo po yan mga bossing, kasi yan po yung mabisang pang-attract ng swerte lalo na sa pera, yung parang pag-angkat ng lupa sa mayaman na lugar, parang ganon. Ganon din po ito mga bossing. Ngayon po, pag halimbawa sa Pasko, ikaw eh nabigyan ng isang mayaman, asya mga bossing ko, itabi nyo po yan. Or kaya ngayon, mabibigyan ka ng taong kakilala mo na mayaman, ayun, itabi nyo po kahit isa lamang. Halimbawa, pero hindi lahat ha. Halimbawa, nagbigay sa inyo ng 5,000, o wala na kayong panggastos, kaya naman kayo binigyan dahil panggastos nyo yan. Kumbaga, kukuha ka lamang dito ng, halimbawa may barya na 100, yung 100 or kaya 20 pesos na tipong hindi mo talaga magagastos na nagmula sa kanya. Kung wala ka naman ganyan mga bossing, yung bagong pera, halimbawa bagong 20 pesos, yun po ang inyo pong ilalagay. Itatapat nyo ito sa salamin, tapos itatapat nyo rin po ito sa dahon ng laurel. Yan po isa sa mga proven na maswerte. Mapapansin ninyo na nagiging magaan ang daloy ng swerte mga bossing. Ang daloy ng, lalo-lalo na sa usapin po ng pera.
Ngayon po mga bossing, kung kayo pinaniniwala sa ganyan, basta mag-wish ka dito sa ating last quarter moon, alas 7 ng gabi or alas 8 ng gabi. Tapos gawin niyo yung proseso na aking pong sinabi. Salamin, dahon ng laurel na may kahilingan na amount na matagal nyo na pinapangarap. Tapos 20 pesos mga bossing. Kayo po yung mag-wish dyan sa may silangan mga bossing sa last quarter moon. Sabihin nyo, sa pamamagitan ng pampaswerte ito, ang 20 pesos na ito ay dadami ng dadami ng dadami ng dadami. Matutupad ang lahat ng aking mga pangarap. Basta sabihin nyo na lahat yung gusto ninyo na walang gamit na sana, direct to the point. At mula sa puso ang mga pag-wish mga bossing. Yung talagang nararamdaman ninyo, time-team na panalangin mga bossing. Kaya kung kayo pinaniniwala, lumarga po kayo, subukan nyo po ito. Sila po mga bossing, salamat po.